Good morning, Pilipinas! Papa Chups TV sa aking YouTube channel and Facebook page. Follow and subscribe now para update po kayo sa ating mga bagong balita para makatulong sa pagpili sa darating na eleksyon. Yan. Ito po yung ating bagong photo caption kung saan binibigyan na naman ang issue, is it, lumalakas na ba si Yorme ngayon? Or patuloy siyang lumalakas? Or mas madami na siya ngayong kapartido na naglilipata sa kanya? Kasi, bawat kilos ngayon ni BBM, nagiging issue na din. So, pag pinag-uusapan, ibig sabihin nun, malakas na yung tsansa. Diba? Although, alam naman natin, sa mga survey, number one, o parang silang dalawa ni Bongbong Marcos. Pero kasi ngayon, lahat na lang ng galaw ngayon ni Yorme ay napapansin ng madla. So, ibig sabihin, nagiging threat na ito sa papalapit na eleksyon. Diba? Kahapon lamang, isang araw lamang, ay hindi pa rin tapos ang usapan regarding kay Doc Willie Ong. Diba? Kung saan hindi niya kasama sa Mindanao, kung saan dinumog ng napakaraming supporters sa Mindanao at sa ibang parte ng Mindanao, si Isko Moreno. Subalit makakita nga natin siyempre sa mga tarpaulin, ang nakalagay doon ay Isko Sara. Kung saan alam naman natin na ang Isko Sara ang talagang gustong magkatandem ng mga Visayas at Mindanao. So nagpaliwanag na kahapon si Yorme na still intact yung kanilang samahan ni Doc Willie Ong. Yan, napakalinis sa kanyang puso. At walang galit sa kanya kung makakilala doon si Doc Willie Ong. Kaya lang syempre, nagbigay din naman dati ng reaksyon si Doc Willie Ong sa kanyang naramdaman na syempre pag mimix match ng kandidato ay masakit din sa part niya. Subalit kung ayun ang hinahangarap ng tao, di ba, respeto natin yung kagustuhan ng tao kung sino ang gustong dalhin, kung ito ba si Isko Willie o si Isko Sara. So ngayon, natapos na yung issue na yan, pero, di ba, parang, alam mo yun, pinag-iusapan ngayon si Yorme. So, maingay ang pangalan ni Yorme ngayon. Ito ba'y indikasyon na lumalakas na ang kanyang puwersa papatungo sa magiging presidente? Dahil, alam natin na ang mga DDS o ang MRRD group, volunteer group ni Pangulong Duterte, ay sinusuportahan ngayon si Mayor Yorme sa pagkapangulo. So, balat syempre, may conflict din yon dahil yung supporters ng mga MRRD ay kay Isko, tapos si Bingbo, si Sara naman, nasa under naman ni Bongbong Marcos. So, malinaw na ang tao talaga ay nagkakaroon ng switching or iba't ibang pagpili. Hindi pinipili lang yung gusto nila, kundi namimili sila sa bawat partido na nais nila. Yan. Okay. Ating balikan itong photo kung saan makikita natin yung breaking news, Manila Caravan, walang lalabas, BBM. So, una pa, sinabi na ni Yorme na hindi kailangan ng permit para makapagkampanya sa kanyang nasasakupan sa Maynila. Ngunit ang lumalabas kasi ngayon, yan daw, yan, sabi daw, so syempre ito is part of political, ang natin malalaman kung ito ay may katotohanan o wala, pero ang sabi daw ni Yorme ay walang lalabas. Sabihan yung mga tao, true sa kapitan, na pag dumating ang caravan ni BBM, huwag palabasin ng tao. Siguro, hindi naman siguro wag palabasin. Pwedeng lumabas, pero nakakuha pa rin. Naka social distancing pa rin or mayroon pa rin protocolo sinusunod. Kasi yung nangyaring caravan ni BBM sa Manila, kung saan pinakita naman doon, yan, marami nagsabi na hindi rin naman nakasunod sa protocol dahil nga po, madami rin ang mga bata, marami rin yung umaten sa pagsalubong kay BBM sa kanyang caravan. Kasi nandoon si BBM, nandoon si yung lalaban ng mayor at saka vice mayor ng Maynila, nandoon yung ibang mga senatorial.
So, may mga artista. So, may antendency talaga nun, pumunta ang tao at masilayan kung sino man ang kandidato. Gaya ng sinabi ni Mayor Isko Moreno na lahat naman ay pwedeng pumasok sa Manila at hindi na kailangan ng mga kung ano na pa mga permit basta okay lang sa kanyang mga panya ang mga kanyang karibal. So siguro for me, ito binibigyan na naman to ng issue. Yan, yung walang lalabas na pinadaan ni Yorme sa mga kapitan. Siguro pinaalalahanan lang ni Yorme ang mga kapitan sa tamang protocol. Siyempre, iba kasi ang dating ng sabi mo na lalabas eh. So parang ang tendency nun, pag pumunta sa karaban ni BBM. So kaya nga natin sa Pilipinas, di ba? Nasa demokrasya tayong bansa, alam natin ang bawal at saka hindi, at alam natin kung gusto natin pumunta o hindi. So parang respeto na rin yun sa mga gustong sumuporta pa rin kahit na baluarte pa ito ni Mayor Isko, eh may mga tao pa rin susuporta at susuporta sa team ni BBM. So, kagaya ngayon, masyadong umiingay ang politika yan, sa pagitan ng dalawang ito, ni BBM at saka ni Isko. So, sa mga karaban, kita natin, patuloy din ang pagdumog, hindi lamang kay BBM, kundi kay Yorme. Nakakitaan natin ng malakas yung potential niya, lalo sa bayan ng Mindanao, kung saan talagang ang BRRMM, yan, mga Bangsamoro, Muslim groups, at ang team ni Magududato ay ang daladalang may presidente ay si Yorme. So, sa dito sa Luzon, sa Visayas, ay nagkakahati-hati din ang mga tao kung sino ang susuportahan, kung ito ba kay BBM, kay Isko, or kay Lenny, kasama pa si Pacquiao at saka si Ping Lacson. So, wala pa pong makakapagsabi ng pwedeng mangyari at maganap sa papalapit election. May 70 days na lang sila to campaign, kaya more than 2 months na lang. Kaya medyo talagang painit ng painit ang kampanya dito sa Pilipinas, lalo na po sa tatlong nag-aagawan sa pinakamataas na pwesto kung saan nandito si BBM, Mayor Isko, at Lenny Robredo. So breaking news, Manila Caravan, BBM, walang lalabas. So hindi po ito kumpirmado. Yan, ito po ay more on hearsay. Yan, wala pa nakapagpatunay diyan. At gaya nga po na sinabi ni New York Mayor nakaraan, pwedeng pumasok kahit sinong kandidato sa Maynila. So malinaw na malinaw po 'yan, naklaro na sinabi niya 'yon. So ibig sabihin, welcome. Hindi pwedeng itago, hindi pwedeng walang lalabas. Yan po yung ating reaction sa nagalabasan ngayon na photo kung saan si Yorme daw ay may ganitong sistemang palalim. So hindi po yan makatotohanan kasi po hindi po natin nalaman ang tunay na pangyayari. Yan. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, Papa Chups TV. On my Facebook page also, click ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong balita na makakatulong sa magpili sa susunod na eleksyon. Keep safe!